ano ito yung okay. Okay? So ngayon naman, ito naman titingnan natin. Kanina, di ba, nakita natin medyo mahina. Ngayon, tingnan natin kung malakas. Ayun. Ayun. Lumalaban na. Malakas na siya. So ngayon, ititesting na natin siya ngayon. Okay? So, tara. Testing natin. Pero I have 100% sure na tamang-tama na to. Ayan, malakas na. So, testing na natin. Let's go! Hi guys! So, welcome back to Tranquilo Pet TV! Yay! Okay, so for today's vlog, hindi po tayo magkakaroon ng hamster update. Kasi may mga nakakahalata na din po, at ako din, nahalata ko na sa sarili ko, na puro hamsters na lang ang na-update natin at na-upload natin. So for woo-hoo! Today, ang gagawin natin ngayon ay i-update naman natin ang ating mga aquayard, ang ating indoor aquayard. So sa mga isda naman po tayo. At ngayon-ngayon lang po, kaya ko rin naisipan na i-vlog to, kasi meron po ako naging isang problema ngayong araw na to. Yun ay, kung nakikita nyo, hindi gumagana ang aerator ng ating aquarium sa taas. Yan. So, nahalata ako, hindi ko na malayan kanina, na so busy na rin kasi naka-work from home tayo, nakatingin sa computer. So, woo-hoo! Ngayon, makikita nyo na nahihirapan ng huminga ang ating flower horn. Yan. Yan yung mga palatandaan na bumababa na yung quality ng tubig natin. At isa dyan ay walang aerator. Yan. So, nahihirapan siya. Pati din, itong dalawang pares natin ng angelfish, hindi naman masyadong halata, pero ganun din yan, nahihirapan na yan silang huminga. Pero, nasa tubig naman sila. Anyway, kailangan kasi nila ng, ano, na aerator. So, yung mga halataan nyo, hindi naglalabas ng aerator. Samantalang, connected po iyan dito sa likuran. Ay, sa baba. Yan. So, connected. Ito po yung para dyan, dapat sa taas. Ito. Tapos ito naman po yung para dito sa mga baba. Magtataka kayo, dito sa baba ay gumagana naman ang aerator. Ngayon yung oxygen nila. So yan, gumagana naman po. So magtataka kayo, bakit ngayon itong dito sa baba tapos sa taas, ay itong baba gumagana, pero itong sa taas, hindi. At nahihirapan na silang huminga. Dito natin sa ating mga gallons ay okay naman. Oh. Yan o, sa ating mga 15 gallons, okay naman. May mga hangin naman. So, bakit dito? Wala. So, ngayon, aayusin natin ngayon ang ating aerator. Kung bakit siya hindi naglalabas ng hangin dito sa taas. Okay? So, let's go. Kailangan natin silang ayusin. Let's go! Hi guys! So, yun nga. Bali, tinanggal na natin yung ating aerator. At ang gamit kong aerator ay Venus Aqua. Okay, so AP608A. Okay, so gusto ko to kasi matagal ko na siyang ginagamit. Woohoo! For almost 2 years na din. Hindi, never siya nag-fail. Ayan o, nagkaroon na ng mga, ano to, mga kalawang. Pero never pa rin siya nag-fail. Ngayon lang siya nagkaroon ng problema. So ngayon, titingnan natin kung ano-ano yung mga naging pwedeng posibilidad dun bakit anong mali sa kanya. So ako guys, ginagawa ko to kasi ayoko naman, gusto kong i-advocate din na kung hindi na siya gumagana ay bibili na kagad tayo ng bago. So kailangan tingnan muna natin baka pwede pang gawa ng remedyo. Okay? So para malaman natin kung tama ba tong ating ginagawa. Yan. So ito. Yan. So parang wala namang mali. So, titingnan natin kung ano yung mali dito, ha? Okay, tingnan natin kung ano yung sound. Yan. Okay. So, parang pares naman silang gumagana. Oh, disclaimer lang po, huwag nyo nga hawakan yan pagka naka-on. Pinapakita ko lang po yung magiging ano natin, ha? Tinitingnan ko po to. So, pag ganito po yung tunog, pakinggan nyo, ha? Ibig sabihin, okay yan, malakas yung oxygen na. Pag naharangan yung butas, lumalaban siya dito. Ibig sabihin, hindi nakakalabas yung pressure ng hangin. Ngayon, dito naman po sa kabila, ayun, narinig niyo po, walang tunog. Tingnan niyo.
Ayan, merong konti pero hindi siya lumalaban. So ibig sabihin ito yung hindi nagbubuga ng hangin, walang pressure. Tapos ito meron. Ayan ah, ang lakas ng tunog. Tapos tingnan niyo po itong ano, itong kabila. Walang tunog. So wala siyang pressure ng hangin. So ito po malinaw yung may mali. Okay? So ngayon, ano yung gagawin natin diyan? Che-checkin natin yung mga paligid nitong ano na to. Pump. Okay, titingnan natin yan. Kung wala naman, baka may problema na siya dito. Okay, so subukan natin buksan. Bunutin ko muna. Okay. Titingnan natin ha. Bali, ang ginagamit ko dyan. Again po ha, bago kayo maggawa ng ganito, wala akong ibang gamit. Chani lang. Improvised lang ho ito. So, ang ano po natin dito ay hindi po tayo kaagad bibili-bili ng bagong aerator. I-try muna natin siyang ayusin. Try muna natin siyang ayusin. Baka naman pwede pang gawa ng paraan o remedyo. Ngayon, pagka hindi na siya gumana, edi time talaga na para bumili tayo ng bagong... Ito sa tingin ko, okay pa to eh. Ito, okay pa to. Straight pa oh. So, che-checkin po natin ito. Che-checkin natin yung pump niya kung okay pa ba. Mm-hmm. Che-checkin po natin yan kung may mga sira dyan. So, sa pag-check naman natin, wala. So, minsan ito kasi yung nagpa-pump. Ayan o, pump. So, titingnan natin. So, wala namang problema. Ano yung pwedeng posibilidad na hindi siya makapagbuga? Ang pinakang problema ay hindi siya makapagbuga ng pressure. Ayun! I just found the problem. Nakita ko na po yung problema. Wala nang dikit po ang rubber. So, kaya hindi siya nakapagbuga kasi natanggal na yung dikit nito. So, pwede natin siyang idikit pero wala akong ngayong mighty band. Yeah, wala akong mighty band. Anyway, pwede naman akong bumili niyan since kailangan na kailangan kong bigyan ng ano ng oxygen yung ating mga isda ngayon, yung pares ng angelfish tsaka yung isang flower horn natin. Kailangan nila ng hangin for tonight. So kailangan natin tong maayos, okay? So dahil diyan, hahanap muna ako ng pwedeng mapagkuhanan. Wait lang po, pupunutulin ko muna. I'll be right back. Hello. At tayo po ngayon ibabalik na. So dahil wala po akong makuhang pandikit nito, ang ginawa ko na lang, kimuha na lang ako ng aking isa pang aerator. Ito pong aerator na to ay sira na din to. Pero tinatry ko na kunin. So kung makikita po ninyo, ito yung sinasabi ko na sira niya. Yan. So makikita nyo, ayan o, focus. Yan. So makikita nyo na may lamat na. So, nakakalabas na dito yung hangin. So, hindi na siya effective magbuga pa ng pressure. Pero, itong nakita ko dito sa kabila ay okay pa at saktong-sakto, yun yung hinahanap natin para dito. Ito siya. Yan, okay na okay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na dikit pa yung goma niya. Ito. Yan, dikit na dikit pa. Focus. Yan. So, ito, dikit na dikit pa siya. Hindi kagaya nito. Tadang, tanggal na. So ngayon, ito ang itatry nating ikabit dito sa ating aerator na aayusin. Okay, so ikabit na natin ngayon. Okay. Yan po. Oo, tama po ito kasi wag po tayo kagad basta-basta bumibili ng bagong mga gamit. Kung pwede pa naman nating ayusin, ayusin lang natin, gamitin natin sa yung mga stock natin. Kaya ako hindi ako basta-basta nagtatapon din ng mga gamit nasira kasi pwede rin silang magamit sa iba pang mga bagay. Yan po. Tapos ibabalik lang natin yung asan na yung ito. Yan po, 'di ba? So ang chani po, hindi po siya basta-basta chani lang.
na pambunot ng mga buhok. So, pwede rin po siyang pang-ayos ng ating aerator. Yun po. Wala kasi tayong iba eh. Again po ha, hindi po ako electronics. Wala po akong experience sa pag-electronics. Pero, naiintindihan naman natin yung mga bagay-bagay na pwede natin gawan ng solusyon. Woohoo! Okay po. So, sana mag-work po ito. Ngayon, kung just in case na ito po ay mag-work, thank you very much po. Pwede nyo pong gawin din ito sa inyong mga aerator. Yan. So, yan. So, ito yung ating improvised. Kasi yung iba, pag makita lang nasira na, papalitan na kagad. So, bibili na ng panibago. Pero kung tayo po ay masinop at pwede naman natin mag-ayos-ayos, magbuting-ting-buting-ting, pwede naman natin siyang maayos. At ngayon po, ititesting na po natin kung successful ba ang ating pagpapalit ng pump o bomba. Okay, tingnan po natin. Ito po yung maayos. Yan, tingnan po natin, parehas gumagana. Yan, parehas gumagana. Ito po, ito yung maayos kasi puti-puti pa. Ito yung medyo luma. Ito yung kinuha natin sa isa. Okay, so tingnan po natin. Ito po yung dati maayos. Yan, so ganun pa rin yung sounds niya. Yan, may pressure. Ngayon, ito naman po ang gagawin natin. Tingnan natin kung may pressure. Yes! Okay. Ayan, lumalapan. So, 100% po ako na okay po itong nagawa natin na improvise, na pag-aayos ng ating aerator. Okay? So, again po, disclaimer, paalala lang po ha. Paalala. Huwag po natin hawakan itong mga tupag naka-on. Ginagawa ko lang po to for the sake na makita lang natin yung difference. Yan po. So, may pressure na at lumalaban na siya. So, pwedeng-pwede na to. So, testingin na natin ngayon at ibabalik ko na po itong ano, itong ating takip at atin po ngayong susubukan sa ating aquarium. Okay? So, babalikan ko po kayo. Hi guys! So, yun na nga. Bale, naikabit ko na to. Woohoo! At naikabit ko na tong isa. Ito yung para sa taas. Woohoo! Tapos again, ito yung sa baba. So, ito yung pinalitan natin. Okay? So, ngayon, titingnan naman natin kung okay na siya. So, isasaksak natin muna. Tingnan natin. At tingnan natin yung sa ilalim. So, okay naman siya. May hangin. As usual, kagaya ng kanina, hindi naapektuhan. Yan. Ngayon, titingnan naman natin ngayon ang sa taas. Okay? So, let's go. Wow! Diba? So, finally, meron na rin hangin ang ating angel fish. Yay! Woohoo! Ang saya-saya ko naman. Okay, so ito naman yung pangalawa. So, meron na din itong woohoo! Hangin. Woohoo! Yan. Katuwang-tuwa ang flower home. Wawa naman siya, oh. Ayan, oh, tingnan mo. So, medyo hirap yung huminga. At isa sa mga senyales na may mali, nagda-drop cock talaga yung mga flower horn. Yan. So, yan o, drop cock yan o. Normally, malaki dapat yung ulo niyan eh. Pero nag-drop cock siya. So, nawalan lang ng aerator. Nawalan lang ng hangin o. Yan o, o, diba? Nawalan ng hangin. Yan. So, tignan niyo po yung ating mga ano dito, may hangin po yan. Yan, may mga hangin po yan. Yan, may hangin po yan. So, yun po. So, ngayon, pupasansyahan nyo na, nilagay ko itong dito kasi tumatalon eh. Pag inaayos ko ito nandito sa ilalim, tumatalon itong isa. Nahabol yung kamay ko. So, gusto yata yung kamay ko eh. Yan, diba? So, meron na rin hangin. Meron na rin po tayong circulation ng ating hangin sa ating aquarium sa second floor. Yan po.
So, nakakatuwa, naayos natin. At sana po, mag-share natin itong videos na to para makita din ang ating mga kasama ng mga naman problema sa kanilang mga creator. At makatulong tayo ng kahit konti. Okay, so shout out time po tayo. Isa-shout out lang po natin si Brennan Leonard. Yan. Thank you very much, Brennan, sa pag-subscribe, pag-share, pag-comment ng ating Tranquilo Pet TV. Pati din si, si Lloyd Christopher. Yan. Thank you very much, Lloyd, sa iyong walang sawang pag-suporta sa Tranquilo Pet TV. At syempre, dahil tatlong isa-shout out natin for today, kasama natin dyan si Marilyn. Yan, isa-shout out din natin siya. Si Marilyn, thank you very much. At kitang-kita ko na nagko-comment talaga siya sa ating Facebook page. By the way po, we have Facebook page. Ayan, masipag yan si Marilyn na mag-comment doon. So, thank you very much. At magsama-sama po tayo muli sa mga susunod pa nating content at vlog sa ating mga gagawin. Hanggang sa muli, paalam!